Ayun guys, welcome back sa aking channel. Kung bago ka pala sa aking channel, please like, comment, share, and subscribe. At i-click nyo ang notification bell para updated kayo sa aking videos. So ngayon guys, maglilinis tayo ng sugat. Okay? Injured kasi ito eh. Na-disgrasya kasi ito sa trabaho guys. So ito. Ayan. So katapos ko lang maligo, linisin ko to. Ako na nga yung injured, ako pa rin yung, ako din yung ano, naglilinis. Ako din yung, no, maliit lang naman to guys eh. Hindi na kailangan na, ng doktor o ano pa. Ito yung mga gamot ko, ayan. Betadine. Ito, panlinis. Hydrogen peroxide aqua, agua oxinada. Ito yung, ilinis natin agua oxinada at saka mayroon tayong bandage at saka tape ayan at saka itong mga gamot nice. So, hindi ko napapakita yung ano guys yung mga brand ama. Maliit lang naman itong sugat na ito guys, eh, hindi na kailangan ano eh. Ano, kukulang ito, basag eh. 1, 2, 3, come on! So ito, buksan natin. Kailangan natin ng gunting guys. Gupitin natin. Kailangan natin ng panggupit. Yan. Ito siya. Ayan. Ayan yung kuko guys oh. Ayan. Ito yung kuko niya oh. Ayan basag. Nangyayari. Ano? Basura. Ano nangyayari? Nung tinamaan to, kwento ko lang ah. Nung tinamaan to guys, eh, hindi naman siya masyadong matulis. Kasi, yung nung pinakita ko sa video ko, yung mga accessories ng mga electric drill. Hindi ito yung pambutas, yung pangbaon ng screw na hindi masyadong matulis. Kung pambutas pa siguro ang nailagay ko, tagusto eh. Kaya ito lang kuko. Yung kuko niya, basag dito at saka yung basag na bunot. Linisin lang to. Wala na ako. Wala na pala akong ano. Kutol. Ubus na. So, kuha lang tayo ng mapaglagyan ng ano. Ng ito. Maliit lang naman to guys. Malayo sa bituka eh. Ang mahalaga lang ito, malinis lang siya para madaling ma... para hindi ma-infection. Ayan. Lagyan natin ng agua. Oxinada. Ayan. Para makuha yung mga... Meron kasi ako nilalagay ito na cream guys. Itong lahat mo na gamot na ito sa company po ito. Okay. Sa kanila to lahat eh. Siyempre, doon ako na didisgrasya sa trabaho. Dandahanin natin kasi masakit. Masakit kasi. Pag ano guys, may hinahawakan ako na ginagamitan ko ng lakas. Ano siya? Namamanhid. Yun, masakit na.
Kasi yung agwa, ano na eh, nag-penetrate na siya. Ito makikita natin sa ibabaw. Ano yan kasi, may cream kasi ito eh, may ointment kasi ito eh. Yun yung natutuyo. Natitipid tayo sa cotton kasi wala na eh. Hindi ko na pabili. Masakit eh. Kailangan lang talaga to guys na lagyan ng bandage kasi baka sa mga alikabok ma-infection siya eh. At baka tamaan ito ng mga bagay-bagay, hindi madaling baka magkaroon pa ng ano eh. Nana, yung nana. Do you want to make friends with Nana? Yan oh. Pero hindi siya, dati guys, hindi to siya maganon. Oh, pero ngayon okay, medyo okay na siya ng konti. Masama yung bagong taon ko guys kasi ano eh, magbabagong taon, ayan na-injure eh, at saka sinisipon pa. So ayan, lagyan natin itong agwa, itong aking ano, betadine, nilagyan ko ng tape kasi nawala yung ano, nawala yung takip. Yan. Nawala ang takip ng betadine. Lagyan natin ang betadine. Kung may mga maliliit na sugat lang guys na kaya naman sa atin-atin lang. So, pwede naman tayo lang maglinis at inom lang ng gamot. Yung mga gamot na ano eh. Tsaka yung kaya lang na sugat. Halimbawa ganito, maliit lang naman to. Ito yung sinasabi na, na malayo sa bituka. Huwag mo lang ilapit sa tiyan. Yung kamay mo para malayo sana at saka kailangan na talaga nito guys, meron kayong antibacterial na ilagay kasi kadalasan guys yan yung dahilan na magka-infection yung sugat natin kasi kulang tayo sa gamot na nilagay. Kailangan talaga antibacterial sa mga sugat-sugat guys. Okay. Yung mga sugat na hindi na kailangan itahi, okay lang yan. Sa atin-atin lang yan. Pero yung kailangan ng itahi, ayan, napit tayo sa doktor dyan. Kasi hindi na natin kaya yan eh. Ayan, malinis na siya guys. Oh. Ang pangalawa nito, lagyan natin ng saan ba yan? Ito, meron tayong ointment. Hindi ko papakita itong brand. Ano siya? Antibacterial siya. Fusidin 2% topical ointment. Ayan. Antibacterial to siya guys. So, bago ang lahat,
kuha muna tayo ng bandage. Hindi na lang natin lagyan ng cotton to guys, kasi pag nilagyan natin ng cotton, ano yan eh, dumidikit yung cotton. Ito na lang bandage. Paano mabuksan to? Hirap magbukas na may isang kamay lang. Yan, may sipon pa ako eh. Ano yung bagong taon ko talaga? Masama eh. Saka saglit lang. Wala na talaga. Ano to, tape to? Wala nang ganito, wala nang ano, tumatawag dito. Saglit, tingnan natin. Ito lang. Gupit tayo nito. Ito guys, kasi may mga butas-butas siya. Mag-ano lang tayo guys. Gupit tayo dito. Yan. Tapos, ang gagawin natin, iganyan natin. Para hindi tumagos yung ano, yung gamot. Yan. Tapos, ganyan din. Sa akin lang, hindi ko talaga nilagyan ng ano, ng cotton ang sugat. Ito lang nilagay ko. Tapos tape, yun lang. Oh, parang ganyan. Okay? So, maghanda tayo ng tape. Hirap maglinis guys sa yung sugat na sa kamay, tapos ikaw lang yung maglinis. Hirap talaga. Yan. Gupitin. Diyan muna yan. Tapos, kuha tayo ng isa. Yan. Kailangan lang talaga, nung una, masakit talaga guys eh, pag nilagyan ng gamot. Kailangan talaga linisin talaga to guys, kasi pag hindi natin nalinis to, hindi natin alam na nagka-infeksyon na sa loob. Yan. So, nilagyan na natin ng ointment. Pero mas maganda talaga guys, kung hindi nyo kaya maglinis, sa doktor talaga kayo. Okay? Kung hindi nyo kaya. Kasi masakit din. Nung una kasi masakit talaga. Okay? Pero kung kaya nyo naman tiisin, ito yung ang kuko nito guys, nabunot ito sa loob eh, tapos lumabas. Ano nangyari nung una, ginupit ko. Masakit, masakit talaga nung ginupit ko. Pero tis-tis na talaga. Para ano lang. Kasi pag hindi ko ginupit yon, baka tutusok dito yan eh. Matusok itong dito. Yan. Itong ointment na to is ano kay, antibacterial yun guys. Para hindi mag-ano itong sugat natin. Ilang beses na ako na ano guys, na sugatan dyan sa trabaho namin. Ito, kung mapapansin nyo ito. Ito. Yan, sugat yan. Malaki ito eh. Ganyan. Dati pag ganyan ko, kita itong ano, buto dito eh. Sa doktor talaga ito eh. Yan, may tahi siya dito. Marami ko injury dito pa, oh, meron. Kasi sa trabaho namin guys, ano kasi yan, delikado. Pero sanay naman kami. Sa trabaho yon,
wala kasi, yun kasi ang trabaho natin. So, dapat, ano, tiis-tiis talaga. Yan. Huwag nyo masyadong higpitan. Hindi masyadong higpitan lang, guys. Kasi, yung parang nagagalaw lang siya sa lalim. Kasi, pag hinigpitan nyo yan, habang tumatagal, masakit yan eh. Sobra. Yan. Ang halaga, mayroon siyang windmill sa ilalim. Kuha pa tayo. Apat araw na ito. Hirap lang kasi dito sa akin kasi pag nag-drive ako ng motor, pag ano, pag hawak ko ng brake, ito namamanhid to eh. Hindi siya masakit, namamanhid lang. Parang may magalaw dito na namanhid. Yung para yung makagalaw lang siya sa ilalim. Hindi masyadong higpit. Bala ko sana nga eh, kung hindi pa ito nagkaganito, ipaparepair ko sana itong CP ko. Kasi nga, basag. Eh, nagkaroon ito, so hindi ko na lang pinapa, ano muna. Pero ano, sagot naman sa kampanya lahat ng gamot. Pero, ano, pinigilan ko muna kasi hindi ito alam ang takbo. Nice. Buti na may handa tayo. Kasi sarili natin yan eh. Ayan. So ganyan lang guys. Okay na siya. Ang halaga lang dito, hindi siya nadadapuan ng mga kung ano-anong mga ilin. Halimbawa, yung mga langaw o yung mga alikabo, yun. Yun po. Hindi siya na ano ba tawag dyan. So, ayun na guys. Sama ulit natin. Napaka-effective nito guys. Itong ointment na to. Ang pangalan nito is Fusilin 2% ointment. Saka itong bandage, bigpit natin to. Yan. Tapos ayun, bitadahin dyan lang muna yan. Tapos nyo magano guys, maglinis ng inyong sugat. Teka, tapon muna natin to. Tapon na natin yan. Pagkatapos nyo maglinis ng sugat guys, ito kailangan magpulas kayo ng kamay.
dapat magbubas kayo ng kamay nito. Yan. Para safe tayo. So, ayun na. So ito yung aking ano CP na basag. Yan. Kung bakit sa live ko hirap ako magbasa. Yan, papakita ko sa inyo. Kasi pag yung comment nyo nandito, yan, tignan nyo. Yan. Kung mapapansin nyo, basag yan. 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 Basag yan eh. So ayan guys, thank you and God bless. Stay safe.